Kumusta mga Lods? Welcome back to my channel. So may nag-request pala sa atin kung paano daw gamitin yung Android Auto pati na rin yung Apple CarPlay. So hindi lang yun gagawin natin, ituturo na rin natin kung paano gamitin yung radio pati na rin yung USB. So wag na natin patagalin to mga Lods, umpisa na natin, let's go! So dito muna tayo mga Lods sa main menu. Nandito yung radio, Android Auto, Apple CarPlay, USB. Tapos swipe nyo lang, nandito yung Bluetooth, settings, aux in, SDL. Bago natin patugtugin ang radyo, huwag natin kalimutang itaas ang antena para malakas ang ating signal. So babalikan muna natin mga Lods yung radyo. Dito muna tayo, ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. Click nyo lang yung radyo. Ayan. Tapos naka-off siya, wala siyang sounds. I-click nyo lang to. Okay. So kung gusto nyo ilipat, meron tayong AM. Meron tayong FM. Kung gusto nyo rin palitan yung istasyon, scan lang. May nakikita kayo scanning. Okay, so napalitan na siya. Itong AS, pwede nyo rin siyang gamitin. Mapapalitan din siya ng ibang istasyon. Grabe naman mga music na yan. Next na tayo mga Lods. Dito na tayo sa Android Auto. Okay, so pupunta lang tayo sa Bluetooth. Click lang natin yung Bluetooth. Then may makikita kayo dyan, Carl Oragon Redmi Note. So ikiklik lang natin yung connect. Pero bago nyo i-connect yan, make sure na yung Bluetooth nyo sa mobile nyo is naka-open. Okay, para makonect siya dito sa screen natin or sa panel natin. Eto na yung Android phone ko. I-on na natin yung Bluetooth. Tapos makikita nyo sa baba yung Toyota Audio. I-click nyo lang yan. After nyan, may lalabas na Bluetooth pairing code. So ito yung number. Tapos click nyo lang yung pair. Mapapansin nyo yung Toyota Audio. Nag-blue na siya. So it means connected na. So okay na yan, naka-connect na. So ngayon, kung meron na kayong album sa phone nyo na music, so pwede nyo na siyang gamitin. Or kung gusto nyo naman, mag-open kayo sa YouTube ng mga music, i-play nyo, automatic mag-play na rin siya dito sa screen natin or sa panel natin. Once na na-connect na natin mga Lods, may makikita pala kayo dito, nandito yung contacts. Ayan, then yung call log, nandyan din. As dito na rin yung music. So ito yung music, ngayon kinonek ko na siya sa YouTube. Okay, so try natin i-play. Mute na muna natin ang sounds, baka makapiright tayo. Ngayon itatry naman natin yung sa Apple CarPlay. So punta lang ulit tayo sa Bluetooth. Then punta tayo sa device. Yan, disconnect lang natin to. Okay, dito naman tayo sa Apple. So punta lang kayo sa settings, tapos Bluetooth. Okay, so on lang natin yung Bluetooth. Ayan, may nakikita kayo dyan guys sa baba, Toyota Audio. Okay, then pagka may lumabas na ganyan, number, pair nyo lang. Then allow. Mga Lods, connected na siya. So tingnan natin yung screen. Ayan, may nakalagay na din, iPhone disconnected. It means nakakonect na siya sa iPhone. Itatry na natin kung paano din i-connect yung music sa Apple CarPlay. So loading pa siya, so itatry din natin mag search sa YouTube. Search lang tayo ng music. Okay, so search natin is music. Ayan, may nakalagay na siya, music 2023. So click natin yan. Then i-play natin. Ayan na, nagpi-play na siya guys.
Try natin yung ibang song. Ito. Nakamute ang sounds para iwas tayo sa copyright kasi napakadali nilang ma-detect pag may mga music tayong ginagamit sa mga video natin. So ayun, minute ko lang siya para makaiwas tayo. Ngayon gagamitin naman natin yung USB. Okay, so ilagay nyo lang tong USB. Ito, napapansin nyo. Ayan, once na umilaw na siya, ayan. Kanina medyo blurred pa siya. O yan. Ilagay nyo uli. Ayan, umilaw na siya. Click nyo lang yung USB na yan. So ayan na, automatic magpi-play na siya. Mas madaling gamitin ang USB, mga lods. So ayun lang mga lods, ganun lang kasimple ang pag-connect ng Android Auto pati na rin ng Apple CarPlay. Kung nagustuhan nyo tong video, palike naman, pasubscribe na rin para updated kayo sa mga susunod nating video. Kung may request kayo, pa-comment na lang sa baba, babasahin ko yan at itatry kong gawin yung request ninyo. Pasensya na dun sa mga ibang nag-request na hindi ko nagawa ng video, gawa ng medyo mahirap siya at hindi kaya. So ayun lang mga lods, maraming salamat sa mga sumusuporta. Salamat mga lods.